mga binebenta dito. At walang mga presyo. Ayun, natignan nyo. Ito, mga polo-polo. Pero kahit na ganun, bukas tong mga ganitong shop. May mga massage shop. Ah, may pa food park pala dito ang barbecue pork over rice. Parang okay to, ha? And papunta na tayo doon sa pinagparadahan at... Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon, anong oras na? Actually, it's already 6:17 PM at pupunta tayo ngayon sa night market nila dito sa Luang Prabang. And actually, alam nyo, dito sa ating hotel, ay meron silang pinrovide na bike. Ayan, libre sa atin itong pinahiram. And actually, binigyan lang tayo ng lock. At ngayon, tara, magbike tayo. Actually, medyo matagal na ako nung huling nagbike ako. And nakakatuwa kasi dito sa Lao pa tayo makaka-experience na magbike ulit. Kaya let's go! And so ngayon, nakapagbike na tayo. Medyo few meters na yung nailayo natin. At alam nyo, ang taas nung bike. Hindi ko abot. Grabe, hindi ko masabi dun sa mismong receptionist na it's too tall. Ganyan kasi nahihiya ako. Baka sabihin kasi ang liit ko. Pero ayan po ang bike. Ayan, nakatingin kasi siya kanina nag-i-intro tayo eh. So, meron naman daw paradahan dun. At ang bayad daw 3,000 kip sa mga parking ng ganito. And nag-provide naman ng lock ko. Si kuya, nag-provide ng lock. Diyos ko. Tapos ang taas-taas pa talaga, ang sakit talaga sa puwet. Okay, so andito na tayo ngayon. At ngayon ko lang nalaman na yung mismong night market pala nila is nasa harapan lang ng National Museum. So panoorin nyo lang doon sa previous vlog. Is na-feature ko na tong area na to. And kapag kagabi, nagka-transform pala siya into night market. Ayan, as you can see. Oh, diba? Ayan. So ngayon puntahan natin. And to be honest lang, hindi siya yung tulad nung mga night market sa ibang bansa na puro pagkain. Puro mga handmade, handicraft. Ganun ba tawag doon? Yung mga ganito, oh. Mga ganyan po ang mga binebenta dito at walang mga presyo kaya hindi ko alam, baka kasabi ko lang meron pala dito pala yung mga pagkapagkain. Putin na muna natin tas mamaya is kumain na tayo. Ayun, natignan nyo mga lampara. Wow, pero ba't ganun walang mga presyo? Pero kaya walang presyo kasi dinidepende nila sa turista kung magkano. It can be, no? Ito, may mga ganito sa Thailand din, nakikita ko mga damit ng pambata. Ang cute naman nito, mga payong. Ah, ito may price. O, tingin niya, 50,000 kip. 30,000 kip. 30,000 kip. Ito, mga elephant pants. Ang galing. Kala ko sa Lao lang may ganyan. Meron din pala dito. I mean, sa Thailand pala. Honest, guys, mahaba. Mahaba yung night market. Hindi lang siya maikli. Ayun, tignan niyo. Ito, mga polo-polo. Tapos, ito naman, mga parang nabibili sa Baguio. 35,000 kip siya. Diba? Mga ganyan yung binibenta dito. O, mga t-shirt. Mga wallet. Ito o, 39,000 kip siya. Tapos pag dalawa, 74,000 kip. Pag tatlo, 100,000 kip. Yan yung price. Pero kahit na ganun, bukas tong mga ganitong shop. Yung mga massage shop. Yung mga talagang mga nakapwesto sa gilid-gilid. So if ever, kung gusto nyo, pwede pa rin kayo. Kaya lang, parang na-observe ko, medyo pricey yung massage shop dito. Kumpara sa Thailand. O, yung cute ng Lao Whiskey o, 20,000 kip siya. Tapos ito, 40,000 kip. Ni Ahas o, snake, scorpion. Galing. Po ba talaga dito sa Lao? Wala pong mga kainan. Ang nakita ko lang na store na kainan dito, hindi pa siya pagkain, drinks pa siya. Kundi mga milkshake, ganun. Di ba kayo mahilig kumain ng kumain? Ba't ganun? Ayan yung mga alahas nila, oh. May mga silver, may gold. Di ba? May bronze. Joke wala. Ayan, 35,000 kip na naman. Ito mga chinelas. At least guys, aware kayo kung ano makikita. Ay, ang ganda nito. Ganda. Pero mukhang mahal. Tanungan natin kunyari. Excuse me, how much is this? Ah, 950,000. Okay. Thank you. 950,000 kip. Di ba mahal? Guys, legit. Ang haba talaga. Ang haba ng night market. Oh. Grabe. Wala talagang pagkain. Or, baka mamaya hindi to food section. Kasi guys, nagugutom ako eh. Gusto ko kasi mag-dinner. So, kaya puro yun yung mukhang bibig ko. Puro pagkain. Ayun, no? Ito yung mga binebenta dito. How much this one? 60,000. What if two? I will buy two. Kimiyo, 100. 100? Okay. What do you think? Ano, tingin nyo, bilhin ba natin? Kasi ang ganda yun. Ito kasi watawat ng ano. Watawat to ng Lao. Ayan yung mismo watawat niya. So parang gusto ko. Okay, mag-canvas muna tayo. Oh, nakakaramdam na ako ng pagdikit-dikit ng mga tao dito, guys. Diba dami na ang madlang people, double cuts. Ala, narating ko na yung dulo. Wala talagang mga pagkain. Grabe. Ito, andito sa side at yung mga food. Ang galing. Hindi sila magkakadikit. Okay, so let's check the food. Ah, may pa food park pala dito ang pagganap nitong Luang Prabang, ha? Ayan, oh. Corn cheese. Buti pa to may presyo. 35,000 kip siya. Tapos ito, oh, mga shake. Natin ngayon, maghahanap tayo dito ng adobo, sisig, saka sinigang. Pa! Ito, oh, pork steak, 70,000 kiao. Tapos, beef steak, 80,000 kiao. Ah, mga higup-higupan pala dito, ah.
Ang daming tao. Hala, ba't ganun yung mga food? Parang kakaiba, hindi sila kamukha ng Thailand. Ayan po ang itsura ng mga food dito. Pero walang fresh. Ay, mukhang masarap to. Egg palo. Egg palo? O egg palo. Ah, okay. Kano kaya yan? Ay, ano to? Japan-Japan ba? O, oh, merong paan ng manok. Diba? Ayan, mga isda-isda, mga paluto. Ay, ito. Gusto ko to. Roti. I want it. Mag-roti tayo. Order tayo ng banana Nutella. Yeah, thank you so much. Ayan, ginagawa ng ating roti. Unang pagkain dito sa kanilang night market. Philippines. Mukha pala tayong taga Cambodia at Indonesia. Am I look like Cambodian and Indonesian? Filipino. Hello. What are the people called in Lao? Lao. Okay. Because in Cambodia, Khmer. Yeah. Ayan. Diba? At least, unang kain natin, dessert agad. Matamis-tamis. What is thank you in Lao? Hap chai. Ayan. Para lang tayo nag night market. Hello. Parang iniisip kong ating pupuntahan yun yung rice. Kasi gusto ko ng rice. Usually, ang mga nakikita ko ditong food is puro mga tusok-tusok. Alam nyo yun, yung parang iniihaw sa atin. Mga ganung level. And, diba? Ito, kebab naman, oh. Ay, sasarap, sasarap. Ay, barbecue pork over rice. Parang okay to, ha? Eh, magkano kaya ito? Oh my God, ang mura nito, oh. Crispy pork with rice. Take out crispy pork with rice. Okay. Take out. Thank you. Ito, oh. Itong ating ganap-ganapan. It's pork, right? Pork. And duck? Okay. How much? 50. Okay, wait. 10. Eh, ano to? Nag-ano tayo? Nag-shopping tayo ng mga pagkain. Bibili na naman tayo ng isa pa. Kasi parang nagkaroon kami guys ng language barrier. Kasi gusto ko crispy pork. Ang binigay nila sa akin, Dap. Doon na lang di ako allergic doon, ha? Doon na lang ako bibili sa ano, sa bandang harapan. Kasi meron din doon eh. Supportahan naman natin yung harapang people. Pero masarap to, oh. Mukhang yummy siya eh. Kano kaya? Ah, hello, how much is this? 40? Okay, 140. Dapat magsikain. Take out. Yan. 40. Color pink ang kanilang 20 here. 20 kyaw, I mean. Though pwede naman tayo dyan kumain kung gugustuhin. Kaya lang, guys, ay, alam niyo yun, natatakot kasi. Kung sabi nung mismong receptionist dun sa hotel ko, ang mga ibang, alam niyo na, ang may masasamang loob daw dito, ang target daw, ang mga gadgets. O pa naman ang punong-puno ng gadgets here, di ba? So, yun po, gusto ko lang sabihin sa inyo. Ayan, daming kainan. Ito yung mga traditional food ng Luang Prabang, guys. I mean, Chinese salad yan, pero ito. Ayan, ganyan yung itsura. At ito yung kinain ko kanina. Yung parang longganisa nila na yan. Yung mga ibang lahi dito, ha? Siyempre, mga foreigner nga eh. Guys, foreigner ako dito. Nakatuwa. I'm so happy. Ang feeling ko, babalik ako dito tomorrow para dito kumain. Kasi ang mumura ng pagkain dito, kumpara sa mga restaurants, na-observe ko dito 50,000 kip lang doon sa mga nakikita ko, guys, sa mga restaurants doon sa malapit sa hotel natin. Tapos yung mga talagang stand-alone restaurants, naglalaro sa 90,000, naglalaro sa 120, naglalaro sa 150. So, ang mahal, malaki ang matitipid kapag dito kayo kumain sa night market. So, if ever, ang gawin nyo is dire-diretsuhin nyo tas sa bandang dulo, doon po ang kainan sa pinuntahan kong pinakita ko sa inyo. Nyo, sa totoo lang, wala akong nararamdamang presensya ng Pilipino dito. Wala talaga. Kasi ganun eh, pag nagtatravel ako, may nararamdaman ako eh. Na parang feeling ko, ay, may Pinoy dito. May aso. Takot ako, diba? Pero ngayon, wala akong nararamdaman. Kahit taunting feeling. Cute naman ng apron. Diba? So, ayan guys, bumili tayo dito. Mas mura dito. 70,000 kip, 2 pieces. O, diba? Daming choices. Bibili ko for my mother and my grandmother. And papunta na tayo doon sa pinagparadahan natin. Wait, ito pa pala. Bibili pa pala tayo ng drinks dito. Sana lang yung ating bike doon, hindi nawala. Tinanikala ko naman na yun. Pero sana di siya nawala. Ayan ang presyo ng drinks dito. Pero syempre, ay, parang masarap to. Mango, banana, pineapple. Mango, banana, pineapple. Yeah, one. Ayan. O, diba? Let's go. Ayan. O, diba? Nakita nyo. May avocado actually. Pero ewan ko ba kung ba't ako nagmangga na naman. Here. Payment. Thank you. Bakit dito napapagkamalan tayo na taga Cambodia at Indonesia? Meron na naman sa akin nagsabi kung Indonesian daw ako. Off-cam nga lang. Okay. So guys, I'm back dun sa previous clip. Nakita nyo may previous clip? Napakabilis, no? Alam nyo bakit? Kasi guys, hinabol ako ng aso. Core memory sa akin, hinabol ako ng aso sa ibang bansa. First time ko na nga lang mag-try ng bike sa ibang bansa na habol pa ako ng aso. Gets nyo yun? So, kalagitnaan, okay pa. Tapos, bandang gumagawin na malapit sa hotel ko, pero medyo malayo pa din. Guys, hinabol ako ng aso. Like, dalawa sila.
parang feeling ko naman askala sila. Tapos ang bilis tumakbo. Tapos may mga ano, siguro may mga 20 seconds ako hinahabol. Eh di ba sinabi ko sa inyo sa kauna-unahang part ng vlog na to, hindi ko abot at ang taas. Tapos ang sakit sa puwet. Imagine the struggle. Grabing core memory to sa Lau. Diyos ko Lord. Kasi gusto ko lang talagang ma-experience din magbike para something new sa vlog, di ba? Kasi nagbabike naman talaga ako in person. I mean, sa Pilipinas. Pero hindi ko ma-imagine na ganun. Tingnan niyo, oh. Oh, makikita niyo. Nanginginig pa ako, guys. Oh. Oh, nanginginig. Hindi yan exaggerated. Grabe. First time. My God. So, gusto ko lang sa inyo i-share ito. Itong mango shake. Na, tingnan niyo, oh. Kumonte kasi tumapon. Natapon ko siya. Kasi nga, ikaw ba naman rebutin sa bike? Tapos, ito. Sabi na, duck eh. Walang pork. Tapos ito yung roti na binili ko. Tignan nyo, oh, umasog na. Grabe kasi. Buti hindi ako tumumba at hindi ako nakain dito. Kundi, paano ako dito magpapasaksak ng ano? Ng anti-rabies? Diyos ko, nakakatakot. So yan, kakain na muna ako, guys. Ang sarap naman na nabili ko. Kaya lang, ganun pa rin. Medyo bland pa din yung lasa. Kumbaga, hindi siya yung, di ba minsan naghahanap tayo sa Pilipinas at napaka-alat naman. Dito wala namang alat. Okay lang din. Tapos medyo matigas na to siguro dahil lumamig. Hindi ko kasi fresh na kain. Okay, so ito po yung second day natin dito sa Lawang Prabang. At ito yung hotel natin. So papunta na sana tayo doon sa night market at itatry natin yung second day night market natin tulad ng ipangako ko sa inyo. Kaya lang guys, muntik na akong habulin na naman ng aso. Kasi dapat magbabike na naman ako para mabilis, para mabilis. Pero wala tayong available na bike ngayon. Then, maglalakad na lang sana ako. Kaya alam, medyo malayo kasi yon. Tapos, nung papunta na ako doon sa medyo kanto. Kanto, ayan o. Oh, doon sa side na yon, guys. Meron ng mga aso. Eh, takot na ako sa aso. So, pasensya na. Okay, so hindi na natin maitutuloy yung Luang Prabang Night Market. So, dito pa lang tatapusin ko na dito yung mismong vlog. At gusto ko lang sabihin sa inyo na dito sa Luang Prabang, pagka ganitong oras, ay medyo wala na kayong makikita ng mga tricycle. Kung gusto nyo mag-tricycle, kung mag-bike, pwede din naman mag-bike, pwede kayo mag-rent ng motor. Kaya lang, hindi ako marunong mag-motor. Okay, yun ang problema. Kaya hindi ako marunong mag-motor. And, yun lang. Yun lang ang gusto kong advice. Kaya if ever, pag nasa Luang Prabang kayo again, lagi kayong magtingin-tingin sa mga kanto-kanto kasi napakadaming aso dito. Eh, as a person na may takot sa aso, eh hindi ko kaya guys i-push through para sa vlog. Alam niyo yun? Ayoko mapahamak. Again, maraming salamat. Abangan niyo pa ang mga susunod kong vlog dito sa Lao, okay? So, yun lang. Thanks!